Matagal ng realidad na maraming overseas Filipino worker ang lagi o bigla ang napapauwi sa Pilipinas nang wala sa oras, nang hindi pa sila handa at kahit hindi nila kagustuhan. O kung gustuhin man nilang makauwi ay dahil wala na silang ibang mapagpipilian dahil sa masaklap na sitwasyong nangyari sa kanila sa ibang bansa. Kadalasan nangyayari ito sa mga distressed o nagigipit na mga OFW. Nariyan iyong mga niloko, inaabuso, ikinukulong, inaapi, minimal trato, sinasaktan, o pinagsasamantalahan ng kanilang amo o ng kaanak ng kanilang amo, o ng kanilang recruitment agency, nasangkot o idinawit sa mga kasong kriminal at na-deport makaraang magsilbi sa kulungan, lumayas sa malupit na employer, hindi nasunod na kontrata sa trabaho, natanggal sa trabaho, at iba pang mga uri ng paglapastangan sa mga karapatan ng isang migranteng manggagawa. Mahaba na rin ang listahan ng mga OFW na nakauwi sa Pilipinas nang nakasilid sa kabaong. Nabatid sa datos ng Department of Migrant Workers DMW na napaulat sa Filipino Times na ang Kingdom of Saudi Arabia at Kuwait ang dalawang pangunahing bansa na may pinakamaraming kaso ng mga OFW na pinauwi sa Pilipinas. Sinasabi sa datos pa lamang noong 2021 ng Philippine Overseas Employment Administration na nasa ilalim ng DMW na nakapagtala ito ng 4,758 kaso ng repatriation, katawagan sa Ingles sa pinapauwing mga OFW, mula sa Saudi Arabia. Ipinahiwatig na ang mga kaso ay nangyari sa Riyadh, Jeddah at Al-Khobar sa Saudi Arabia. Pumapangalawa ang Kuwait na merong 4,958 kaso ng mga OFW na pinauwi sa Pilipinas. Sumusunod sa Saudi Arabia at Kuwait ang Qatar, Oman at Jordan na pawang nasa Middle East. Administration hinggil sa mga humihiling na mapauwi sa Pilipinas, nangungunang pinagmumulan nito ang Saudi Arabia. Bago sinimulang itatag ang DMW nitong taong kasalukuyan, iba't ibang ahensya o tanggapan ang nakatokang umasikaso sa mga nagigipit na OFW. Pero may mga pagkakataong nagkakaturoan ang mga tanggapang ito kung alin sa kanila ang dapat humarap sa isang problema ng gipit na OFW. Kaya, kalimitan, nalilito ang mga OFW kung saan sila talaga dapat lalapit para makauwi sa Pilipinas. Nagkakaroon din ng ganitong sitwasyon maging ang kanilang mga pamilya. Meron namang mga distressed OFW na ikinakanlong sa mga shelter ng OWA sa kinaroroonan nilang bansa pero natatagalan bago sila makauwi sa Pilipinas sa iba't ibang kadahilanan. Maging ang pagpapauwi sa bangkay ng namamatay na OFW sa ibang bansa ay laging problema at natatagalan. Kaya nga, sana, maging epektibong solusyon dito ang One Repatriation Center na inilunsad ng DMW noong nakaraang linggo para mapabilis ang proseso sa kaso ng mga OFW na humihiling na makauwi sa Pilipinas. Magkakatulungan kami sa halip na magtuturuan kung paano mapapauwi ang isang naghihinagpis na OFW, sabi ni DMW Secretary Susan Toots, OPAL sa isang press briefing.